Ganda nitong place mo, sa totoo lang. Salamat. Sarap rito maglagay-lagay ka ng target dyan, sir. Kaya nga, boss, eh. Mm-hmm. Saan pang kwan mo ngayon yan? Biyahe mo pa. After nito, sir, ano, going pa kami ng dalawang Tarlac City, then isang Kapas, isang Camp Aquino, isang Kapas, then Pampanga. Yun lang, sir. Shane, paliwanag mo muna kayo, sir, habang intro ko to. Okay, guys, no, touchdown. Nandito tayo, syempre. Journey natin sa norte, no. Ang malungkot lang ako kasi galing kami kanina sa Gapan, Nueva Ecija, no. Yung client namin doon, I don't know kung bakit ganun, hindi na niya pinademo yung unit, no. Sana pala kung hindi niya na ipapademo, pina-shipping na lang niya, no. Kasi from Bulacan papunta doon sa Gapan, Nueva Ecija, 100 kilometer something din, no. 100 kilometer. Tapos kaya syempre, kaya nga ako nagpupunta sa mga customer para ma-vlog, 'di ba? Maturuan sila. Kaya lang hindi niya na pina-demo. Sabi ko, sana pag ganun, mga ka-airshop, no, kung ayaw niyo rin lang naman palang ipa-demo, huwag niyo na akong papuntahin dun sa place niyo, 'di ba? Ipa-ship na lang natin. Kasi sayang din yung biyahe, biruin mo yung 100 kilometers, 'di ba? Umubos kami ng magkano rin 'yon. Magkano ang fuel noon? 600 pesos sa diesel, 'di ba? Sayang lang, no. Pero ayun, syempre wala naman tayong magagawa. Kung ayaw niya ipademo, okay, pero deal at your own risk pag ganun, no. Basta yung mga unit, sisiguraduhin namin na bago lumabas sa shop, matino, maganda, maayos. Ngayon, kung sakaling pagdating sa'yo may problema, kung sakaling pagdating sa'yo hindi mo alam yung gagawin mo, eh pasensyahan tayo, di ba? Pero basta kami, pumupunta kami para ma-vlog ng maayos yung unit, okay? Para ma-vlog, okay, ngayon, hindi ko napapatagalin, nandito tayo sa bahay, no? Ni Sir Ronnie of Moncada, Tarlac. Puntahan natin, guys. Napakaganda, kita mo. Natutuwa ako pag nakakita ako ng ganito, yung maluwag, maaliwalas, no, na lugar, no. Kung sa akin to, ito mapupuno ng bonsai to, no. Ano? Ang ganda na kung ano, bonsai, no. Diyan. Ganda, oh. Okay, ayun si Sir Ronnie. Hello, sir. Hello po. Hello po. Sir, may anak? Dalawa. Dalawa. Bata? Bata. Oh, medyo ano, sir, ingat ka, ha. Oh, alam mo yung mga bata malilikot, eh. Okay. Start ko ang demo and test fire. Napaliwanag mo na? Okay, sir. Limited edition, pit viper. Oh, guys, no? Nag-a-upgrade kami ng mga fixed outer barrel. Although si John Wick naman is naka-outer barrel na siya. Pero mas ma-enhance pa natin ito pag in-upgrade. Ayun, no? Maaalis natin yung kalog na yan. Someday, halimbawa, sir, ito, katulad nito unit na ito. Gamitin mo muna na gamitin din. Siguro, mga after ilang months or ano, kung gusto mo ipa-upgrade, pwede naman natin i-upgrade ito. Oh, kapapanood ko lang kanina yung bill na kung mo. Ito, precise na to. Oh. Kumbaga, precise na talaga siya. Pero mas magiging pino pa. Oh, malaking dulot nung fixed outer barrel na upgrade natin. Unang-unang hindi stress yung barrel, tapos mabilis yung cycle ng trigger niya. No? Yung trigger response, mabilis. No? Pa-p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 a. Kayang-kaya niya pag ganun. Pero pag hindi naka-fix outer barrel, medyo may lag, medyo may delay. Pero goods na yung ganitong setup. Pero mas meron pang pwedeng, kumbaga sa sasakyan, pang-karera na siya. Pero meron pa tayong pwedeng mas bumilis pa siya. Parang ganun. Okay, the John Wick Pit Viper, limited edition. Paubos na, wala na halos nito. Siguro ang mga lalabas na lang na John Wick, yung mga ordinary. Pero itong Pit Viper, hindi na lalabas to, no? O kaya sa mga meron nito, lagi kong sinasabi, ingatan nyo, huwag hahayaang magasgas hanggat maaari. Kasi ito, unit na to, sir, pag na-i-restore, ay na-i-ano mo, na-preserve mo, iba ang value talaga. Okay, powered by a High Kappa magazine, 27 rounds, ang pwedeng ilagay na bala rito, no? Ang same lang rin siya sa ano, sa Sand Viper. Ang pinagkaiba lang ng Sand, iba ang color. Sa color lang pinagkaiba nila. Pero performance, pareha sila. Malakas talaga.
Okay? Sir. High Kappa Magazine, maximum 27 rounds, pero huwag mo lang punuin ng 27. Malak sa ulan. Mga 20 to 23 lang, sir. Tapapanggit ko naman yung vlog, yes, sir. Ngayon, ito, reloader. At akin to pa, baba. Then dito lalagyan ang bala. Okay, pump na ako. Kasi minsan yung o-ring nito, mas maganda alisin na lang natin, no? Yung nandito. Minsan umiipit dito eh. Okay, sir. Ayan. Hindi ko na ganun punuin, ha? Tapos maglalagay na lang ako ng silicone oil. Number one dito. Okay, press mo, sir. Then, isprayan mo. Then, dito. Hindi ka lagi mag-i-spray, sir, ha? At least, once a month. Once a month. Kung addict mode ka naman, mga twice a month. Well, I mean, addict mode eh. Every day, hindi lilipas yung isang araw na hindi nagpapaputok. Okay, then kasa, ilock mo manually. Then, spray tayo rito. Ibabaw lang. Hanggat nakikita mo may kintap, may oil pa, ibig sabihin, huwag na munang i-spray yan. Okay? As long na hindi siya natutuyan. Yes, sir. Makikita mo naman, pag wala na siyang kintap, ibig sabihin, tayo na ako. Okay. Pasok. Ay, wala pang gas. Tapos, sir. Sa kay John Wick, whatever the brand of the gas, pwede. Basta, check mo lagi, dapat 12. Okay. Pag 14, wag, hindi siya pwede doon. So, may chance na tumakabog lang. Mabitak. Hindi niya kakayanin ng material, sir. Yung pressure mo. Okay, then, disposable to, sir. Wag mong ipaparefill sa mga vulcanizing or what. May nagparefill kasi dito, sa vulcanizing dinala niya, sumabog tong lata. Ngayon, yung mga lata bumaon pa sa mukha niya. Iwasan niyo yun, guys. No? Okay, upside down. Sakto mo muna, kapain mo. Then, press down. 1, 2, 3, 4. 4 seconds lang kay John Wick. Napakatigit na mga John Wick. Nakakatuwa, no? Yung sa ibang pistol, 7 seconds eh. Pero kay John Wick, 4 seconds lang, full rounds, pwede na. Eh, ito, malamang to sobra pa. Pasok! Basta. So, sir, ready to fire. Okay. Yun! Release the magazine. Yeah, then release the slide. Alam na pala, sir. Okay, guys, no? Unit natin, syempre, sige, prepare muna. Okay, guys, no? Nakita nyo naman yun, no? The John Wick Pit Viper. Paubos na yan, actually, no? Humabol lang to. Pero naka-reserve na kasi yun ng matagal, eh. Tingnan nyo, grabe, maulan, no? Ikina-cancel ko na sana yung journey ngayon, no? Pero sa Bulacan kasi malakas, pero nagtanong-tanong ako sa mga taga rito at saka dun sa Nueva Ecija. Yun nga, nag-delay kami, no? Kasi nag-Nueva Ecija pa kami. Ulitin ko, no? Kung alam kong hindi mo ipapalive, sir, dapat pala, pina-rider na lang natin, no? Pinalalamove na lang. Kaya lang, naubos yung oras, eh, no? Biruin mo, 3 hours ang biyahe papunta dun. Tapos, pagdating dun, hindi pinalive, no? Pag ganun kasi malungkot ako, eh. Hanggat maaari gusto ko ma-deliver sa inyo yung fresh na vlog, di ba? Okay, anyway, wala na tayong magagawa rin, no? After nito, Moncada, Tarlac tayo. After nito, going tayo Tarlac City, then Camp Aquino, at saka sa Capas, Tarlac. Okay? Guys, lumalakas na yung ulan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-share. Then, magpaalam na tayo sa ating customer. Sir, Sir Ronnie, thank you po. Thank you. Thank you sa'yo, sir. Thank you. Kahit maulan.